Hello and what's up guys? Usapang basking tayo ngayon. And i-feature natin tong Bose S1 Pro. Dahil sa tingin ko, ito yung pinaka the best na basking speaker. Okay, dun sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe po. At saka hit that notification bell para updated kayo pag nag-post ako ng bagong content. Right? Okay, so recently, nag-travel kami sa Bath, dito sa England. Tapos may mga buskers doon, ang dami, siguro 6 o 7 buskers. Nag-aano sila rotate. Doon sa 7, parang 4, ito yung gamit nilang speaker. So parang proven na ito talaga ang mabenta at magandang busking portable speaker. Right, may unboxing ako nito, tapos na detail ko ata ang features nitong speaker na to. Pero para sa episode natin ngayon, pag-usapan natin bakit siya naging the best busking speaker. Tsaka dun sa mga nagbabalak mag busking at yung mga gustong mag-karaoke, ito din yung ma-re-recommend ko. Okay? So, ito yung mga inputs niya. Dalawang combo yan. I-zoom na lang natin or lagyan ko ng photo ang dito na side ng speaker. So, XLR tsaka yung 1/4. Tapos parehas to siya ang settings. Bali, channel 1, channel 2. Yan, pwedeng XLR, pwedeng 1/4 dito din. Tapos may tone match siya, bawat isa. Kung gagamitin mo siya as microphone, itong taas or itong baba or both. Pero tone match para sa mic. Tapos, kung gagamitin naman para sa gitara, may tone match din to para sa gitara. At tingin ko ang pinaka, ano niya, dahil yung tone match icon ay gitara, but hindi siya limited sa guitar only. Kasi, yung mga buskers na nakita ko, yung isa saxophone, yung isa naman violin, tapos yung dalawa ata. Ah, ang isa singer pala yon, backing track lang. Tapos yung isa, acoustic guitar tsaka kumakanta. So, ito yung mga gamit nila. So, dun sa dalawang channel, sapat na yon. Dahil, yun nga, isang gitara, isang instrument, mapa-keyboard man, o saxophone, violin, flute, pwede dito. Tapos yung isa sa microphone. Tapos yung backing track via channel 3, which dalawang option, pwedeng auxiliary in or Bluetooth. So, pwede mong i-connect yung iPad mo or tablet via Bluetooth dito. Press mo lang about 2 to 3 seconds, ma-activate na yon, i-prepare mo na lang yung device. So, kung singer ka, walang instrumento, ito yung ano mo, mag-Bluetooth ka na lang, tapos ilagay mo to sa stand. Tapos, microphone mo, either wireless or naka-wire. So, ito yung microphone. Dito mo na lang ikabit. Channel 1, for example. Ayan. XLR. Tapos, naka-wireless yung tablet mo. Ilagay mo sa stand. Pwede ka na mag-basking na parang karaoke type. May echo din to. Ang echo nito, itong reverb. Tapos may EQ para ma-adjust, pero dahil may tone match siya, kahit na ang equalizer nito yung treble tsaka bass na sa gitna lang, pag naka-tone match, kung ano yung quality ng voice mo, nag-a-adjust to siya. Kasi parang may AI to sila na nilagay, may chip na nagdi-detect kung ano yung pina-plug-in mo. Kagaya sa gitara, maraming klaseng gitara. May acoustic, may electric. Sa acoustic naman, marami ding klase. So, iba-ibang brand, iba-iba ang dating nung sound sa speaker. Siya mismo mag-a-adjust. Tapos, ano pa ba? So, yun nga, battery operated. May quick charge option. Pero yung quick charge niya, halos 2 hours pa din ata na i-charge or 1 to 2 hours. Charging. It was lightweight to. Mga between 6 to 7 siguro kg. Ang bigat nito niya. Yung
nung speaker. Ano pa ba? Ah, last thing. Pwede siyang i-tilt ng ganyan. So, kita mo, naka-tilt ng ganyan. Ibig sabihin, kung nasa floor, pag nagbabasking ka, naka-project siya pa ano sa audience mo. Or, pwede ding dito naman na-tilt. Ito. Pag nagigig ka, like sa mga cafe, coffee shop, or kahit sa stage mismo, pag may gig kayo, nagkagawin mo monitor, yan, naka-wedge type siya na monitor. Or kung sa desk naman, kagaya nung last ko na ginamit to, or first time kong ginamit to sa party, pinatong ko siya sa piano, nakaganyan lang, dahil level na sa audience, hindi na kailangan i-tilt pa. Tapos yung logo, na rotate to, ipakita ko na to sa unboxing. Ayan, so, pag ganyan ang forma niya, yung logo, nakaganyan din. Kung babalik mo dito, continue mo lang rotate. Ayan, hanggang sa back to normal na siya. Tapos may carry handle dito for easy transport. Tsaka maliit lang tong speaker na to, pero may sub. Malakas yung subwoofer nito. Tapos may tweeter. Napaka-balance ng sound. So, yan lang siguro masasabi ko sa speaker na to. Maglalagay na lang ako ng link kung saan yung mga pinanggit ko na ginagamit nila to. Plus, yun yan, nagamit ko na rin. At gagamitin pa marami pang videos upcoming para sa speaker na to. Thank you for watching, guys. And God bless. See you again soon. Bye.